Amusta ang mga repokits? Nandito ako ngayon sa coffee shop na kung saan ay kakatapos ko lang na tapusin ang aking trabaho dun sa pinagtatrabahoan ko at totally na-fire ko na ang aking boss. Ngayon, dahil sa stock market ay lumakas ang loob ko na iwan ang aking trabaho dito sa Amerika dahil sa napakalaki talaga ng naitulong sa akin ng stock market. Sa maikling panahon lang, yung kinikita ko isang araw sa trabaho, kaya mag-double time ako, whatever, mga holiday pay, walang binatpat sa kinikita ko sa stock market ngayon sa Pilipinas. At saka sa mga kaalaman ko na kung saan ay nagiging pera rin, na kung saan magtuturo lang ako, nakakatulong pa ako, at natutulungan pa rin ako financially. Ngayon, nakakatawang isipin at nakakatawang malaman na meron akong ilang tao nang may maganda ng future na naghihintay sa kanila 1 year or 2 years from now. Isa na doon si Alex Mac Panton o yung code niya, which is Alex 12 na. So sa sobrang fan niya ako, ginawa niya sarili niya, tinawag niya sarili niya Alex 12. So yun, sa nakikita ko sa kanya, wala pang isang taon mag-quit din sa trabaho yung magre-resign. Dahil mas malaki pa ang kinikita niya sa stock market kaysa sa pinapasahod sa kanya doon sa UAE. So parang ganun lamang din naman ang aking yung nangyari sa akin na kung saan ay hindi ko na kailangang asamin pa na magtrabaho dahil worth few thousands of dollars ang kita sa loob ng isang buwan sa Pilipinas. Ganun ang presyohan ng aking kinikita. Kaya kung titignan natin, i-analyze natin na maigi kung anong klaseng value meron ako without employment, it's like millions ang aking worth. So, napakalaking tanga ko na kung ako ipapasok pa sa kung sino mang empleyado o employer. Kasi lumalabas na, ano yun, magtatrabaho ko doon bilang empleyado. Alam naman natin, lagi kong tinuturo sa inyo, ang pagiging empleyado ay isa lamang alipin. Kung nagagawa natin, i-value ang ating time at spend wisely ang ating 24 hours a day. Yung nangyayari sa akin ngayon, pwede rin mangyari sa inyo. Imbis na magsayang ka ng 10 years, 15 years bilang OFW, matuto lang kayo netong tinuturo ko na kung saan ang dami ko nang natuturuan. Marami na ako natutulungan. As in, instantly, accidente man o directly pinapaload ang aking YouTube o hinahanap ako. Lahat sila nagkakaroon ng mas malinaw na pananaw sa buhay at mas nakikita talaga nila yung talagang malaking pag-asa. At yung malaking pag-asa na yun ay maikling panahon lang. Isipin nyo na lang yun. So kinakailangan talaga ma-spend natin wisely ang ating 24 hours a day upang tayo'y hindi na maging alipin pa. Nag-get yung ibig sabihin. So kahit ako mismo, ilang panahon ako naging alipin sa pagiging empleyado. Maaring naging negosyante ako dito, online, offline sa eBay, kumita ako ng worth almost $20,000 in 1 month, in 1 year. Nagkaroon ako ng additional, which is ang kita ko totally sa minimum wage earner ko, as sa minimum wage na kita ko, is like 19,000 lang, pinakamataas na yon. Ngayon, kung di ako nakagawa ng some kind of negosyo, hindi sana ako magkakaroon ng extra another almost $20,000. At bago ako pumasok sa stock market, ay yun nga, naging negosyante muna ako, online, offline. Nagbabuy and sell ako ng mga gadgets at nag-o-offer ako ng mga repair services ko. Tapos, yun nga pinagkakitaan ko at yun din mismo ang pinambili ko ng bahay 2 pa sa Pilipinas. Pero bago na habang nangyayari yun, ay pinag-aaralan ko na maigi yung tungkol sa stock market. At ito, maikling panahon lamang, ay instant popular yung ginagawa ko dahil talagang pulido ang aking tinuturo. Pulido, as in, sa kada isang araw, pinakakulel at nakikitaan nyo ay 1,000 pesos a day. Sa loob ng 20 days trading time sa stock market, sa isang buwan, meron tayong 20, at least 20 or 22. Sabi na natin 20. So, makaka 1,000 a day ka, that's 20,000 pesos in the Philippines. Diba? Ngayon, magkano kita ng isang OFW? 30,000, 40,000. Kahit sabihin pa natin 50,000, matapos nilang magpadala, wala rin natitira sa kanila. Wala silang naiipon kahit 10 years pa sila o 15 years sila naglagas ng panahon doon. Lumalaki mga anak nila nang hindi nila kasama ang anak nila. Hindi nila kilala ang anak nila at lalong hindi rin sila kilala ng anak nila. So ako, maaga pa lang, nalaman ko na yung mga ganyan. So sabi ko nga, katulad yung lagi ko sasabi, dapat bago ako mag 40 years old, may bike pa na ako. Dahil alam ko, magkakaroon ako ng pamilya no matter what. Pero ano nangyari, di ba?
Lagi ko sinasabi, nangyari yun 8 years earlier. Tapos sabi ko naman, matapos ko makuha yung bahay lupa na yun, ako sa panaginip ko lang, sa panaginip ko na makukuha. Ang sabi ko naman, dapat 40 years old. Before 40 years old, retired na ako. Pero ano na naman nangyari? 6 years earlier na naman, nangyari yung aking constructive goal. Na kung saan, dapat ako'y retired na before or saktong 40 years old dahil gusto kong bumalik sa Pilipinas at i-spend ang aking equal time sa aking asawa at magiging anak. Which is, ayun, 6 years earlier na naman. Ang nangyari? Sino ba ang nagre-retire sa age 34? So, isipin nyo lang, lahat ng bagay na nakikita nyo sa akin, lahat ng bagay na nalalaman nyo sa akin, kung paano ako nakikita ng libo-libo araw-araw sa Philippine stock market, kahit sa American stock market pa ako pumasok, libo-libo ang magiging pera ko. Lagi ko sinasabi, i-value natin ang ating time, i-spend natin wisely ang ating 24 hours a day. Ang pag-aaksaya natin ng panahon at pera sa school ay walang kwenta yan. Kahit na sa magkaroon ka pa ng certificate, may degree ka pa sa college, geto ganyan, salutatoryang ka, summa cum laude ka, wala yan. Lumalabas lang na kapag kuha nyo ng certificate na yun, lumalabas lang kayo na finally kayo ay certified alipin na. Dahil yung certification sa college na yun ay gagawin nyo lamang yung collateral para makahanap ng magandang trabaho na may malaking paycheck. So ibig sabihin nyo, parang buong buhay na lang na itanim sa utak ninyo na keso, wala kayong ibang aasamin kundi maging isang alipin lamang. Hindi pumapasok sa isip at sa puso natin ang pagiging negosyante at investor. So, dapat mag-isip-isip kayo. Yung katulad ng mga sinasabi ko, is pag-isipin nyo na maigi yun. Kasi kung hindi nyo binabayo ang inyong time, hindi nyo na-spend wisely ang 24 hours a day, at wala talaga kayong masyadong inaasam sa buhay, or hindi kayo nangangarap ng tama, nilipas ang 15 years, 20 years, 30 years, hanggang umidad kayo, alipin lamang kayo. Magiging alipin lamang kayo, darating ang panahon, magre-retire kayo, wala kayong pera. Wala kayong pera. So ngayon, pag wala kayong pera, yung mga bawal na dapat, mga bawal na pagkain sa inyo, hindi nyo masusunod. Kung ano lang yung available na pagkain, kakainin nyo. So mas mapapadali kayong mamatay. Dahil nga, yung mga bawal ang kakainin nyo. Pangalawa, wala kayong pambili ng mga gamot ninyo o pang ospital ninyo, lalo na kung ang mga anak ninyo ay katulad nyo lang din na parang naging mangmang sa buhay, na umasa lamang sa employment, umasa lamang sa fixed income instead na umasa dapat sa passive income. So ganun nyo. So pahihirapan lang natin lalo ang sarili natin. Lagi nyo isipin na kada isang oras, kada ilang panahon na lumilipas sa atin, pinalalagpas natin ang sanay mayaman na tayo ng few thousands of pesos, few hundred thousands of pesos, or few millions of pesos. Sana millionaire na tayo sa within 5 years lang, within 3 years lang. Alam niyo yun? So, spend natin wisely ang ating 24 hours a day. Lalo-lalo na ang pera natin. Dapat sa tuwing tayo gumagastos ng pera, hindi porkit may pera tayo, bibili na tayo. Hindi ganun. Dapat lagi nating iniisip, kapag tayo bibili ng kung ano, ay dapat ito, pag lumabas sa ating petaka o bulsa, dapat lagi nasa isip natin na ito ay pambili ng ating future. Hindi pambili ng iPad, hindi pambili ng motor, pambili ng kotse, pambili ng kung ano-ano klase material na ginawa para malaos at any moment. Ano niyo? Hindi katulad yung pinag-isipan nyo na lumabas ng pera sa bulsa ninyo, sa banko ninyo, pero ang pinambibili nyo naman ay pang future ninyo, panalo yun. Sa ating tayo bibili ng mga things, sa mga bagay, sa mga gusto natin, lumalabas na para lamang natin ginigip up ang future ng ating anak sana. Alam niyo yun? Mas pinagpapalit natin yung magkaroon tayo ng bagong iPad Pro ngayon, magbago tayo ng bagong cellphone, ano yun. Mas pinagpapalit natin yun kesa sa magiging magandang future sana ng mga anak natin at saka yung mismo sarili yung future. Diba? Mag-OFW kayo, tapos pag-uwi nyo, grande kayo sa pag-uwi ninyo. Then after that, ano, balik uli kayo sa pagiging OFW, balik uli kayo sa pagiging alipin. Hindi nyo napapansin, nakaka 10 years na pala kayo, nakaka 15 years na pala kayo, wala kayong naiipon. Wala kayong naiipon dahil kayo mismo at saka yung pinapadala nyo, pare-parehas kayong financially illiterate. Pare-parehas kayong financially mangmang. Alam nyo yun? Lagi ko nga sinasabi, di ba? Pag pinagkumpara ang Pilipinas at sa Amerika at sa ibang bansa, US, UK, Canada, mga Asian country, ang population ng Pilipinas na nag-invest sa stock market until now, less than 1%.
Pero sa Amerika at sa ibang bansa, 60 to 70% tumataas palagi yan every year. Isipin nyo na lang kaya ganun kayaman ang mga bansang yan. Tayo kung tutusin, mayaman ang Pilipinas, masyado lamang financially illiterate ang tao o walang masyado nakakapagturo ng maayos sa kanila tungkol sa pagiging negosyante. Pag number one, pagiging investor, lalo na sa stock market. Kaya nga yung lahat ng pinagagawa ang video, nagtuturo ako tungkol sa stock market, naging hot, as in parang pancakes yun na laging sold. Denied ko pa yung may monthly service na geto ganyan, tapos wala ka naman kayo maintindihan. Sa akin, maaring yun nga, sabi ko yung pakanton or donation or whatever, or direct ang bayad, 2,000 pesos, pero ang binibili nyo doon, hindi lang basta yung kaalaman. Alam niyo, binibili niyo 'yon, bumibili kayo o nagbabayad ka sa 2,000 pesos na access fee ko sa aking page para kayo lang bumibili ng pinakamas magandang future niyo. Kasi unang-una panalo 'to, priceless, hindi kayang bayaran yung pera. Hindi kayang bayaran ng pera yung aking information na binibigay sa inyo. Maaaring magbayad ka ng 2,000 ngayon, pero pag nag-live one-on-one coaching naman ako sa inyo sa stock market, yung 2,000 niyo, ilang patong pa ang babalik sa inyo. Hinding-hindi kayo malulugi at lalong-lalong hindi kayo magsisisi na nakilala nyo ako at nagbayad kayo ng whatever amount sa akin. Alam niyo yun? Tapos niyan, siyempre, big time yung makukuha nyong impormasyon na kusan, magagamit nyo ng for life. Magagamit nyo for life. Isipin nyo lang, wala akong tinuruan ng hindi kumita ng 1,000 pesos pataas every fucking day. Wala akong tinuruan na talo. Laging panalo 1,000 a day pataas sa kahit anong amount na kanilang puhunan. 25,000, 30,000, 50,000, 60,000, 100,000, lalo na pataas. Mas malaki ang kinikita. Isipin nyo na lang yon. So, kung ako sa inyo, ipitin nyo lahat ng pera nyo dyan. Kung sino man kayo mga OFW, ipitin ninyo. Kahit man lang maka 60,000 or 100,000 kayo, magandang kapital na yon upang kayo ay kumita tulad lamang o higit pa sa kinikita nyo dyan sa pagiging OFW. Ngayon, ako, totally retired na sa age 34. Isipin nyo yun, sino ang nagre-retire sa edad 34? At paano ginagawang mag-retired ka na sa age 34? Kaya ako nagawa yan dahil lahat ng things na kinakailangan ko, meron ako. May bahay ako, may negosyo ako, may stock market ako, may marami kong kaalaman. Kaya kahit saan lupalo pa magpunta, hindi ako basta mamumulubi. So, dapat maging ganun tayo kayaman. Alam nyo yun? Hindi lang sa pera, sa pag-iisip. Kaya nga naandun sabi, ang isang mahirap, lalo naghihirap. Ang isang mayaman, lalo yumayaman. Kasi nga, ang mayaman ay may ganun kayamang pag-uutak. Kaya ganun lamang din ang kinakayaman nila. Ang mahirap, lalo humihirap, dahil nga, yung thoughts and vision nila sa buhay at yung mga nagiging action nila ay pang mahirap. Kaya napakalupit naman yung kung mag-expect ka na sa mga ganung klaseng tirada mo or banat mo ay ang magiging result ay pangmayaman. Hindi, pangmahirap din. Diba? So, lagi kong sinasabi sa inyo, minomotivate ko kayo, tinuturo ko talaga sa inyo, i-value natin ang ating time, spend wisely ang ating 24 hours a day, at dapat lagi lamang tayong positive. Katulad nito, kunyari meron akong ganitong dalawang kape, meron dito kunwari isa. Yung isang kape dito sa left ay may lason. Yung isang kape kunwari dito ay walang lason. Ano ang iinumin mo? Siyempre yung walang lason. Kasi siyempre pag uminom ka naman ng lason, mamamatay ka. So sa pagiging negative at positive, ganoon lang yun. Alam mo ang negative walang idudulot sa yung maganda. Bakit ka magpa-play negative? Dapat lagi kang magpa-play positive. Walang imposible sa mga gugustuhin natin. Siguro kung meron man imposible, kunyari gusto nating bumalik uli sa edad nating ika-7 years old tayo, yun, imposible talaga yun. Diba? Kahit gano'ng kapakapacity. Pero yung sinasabi ko, yung tungkol sa buhay-buhay natin, kung paano tayo magiging maunlad, paano natin mapapar ang boss natin, paano tayo makakapag-retire ng mas maaga, para makasama na natin mga pamilya, walang imposible dyan. Number one, yung bahay lupa. Kahit ako nga mismo eh, sabi ko, puta, parang sa panaginip ko lang makukuha yung bahay lupa na yun. Umubos pa ako ng ilang panahon bago ko nakuha yun. Pero kahit sa panaginip yun, nakuha ko pa rin. Ang lupit pa nun, maikling panahon ko lang nakuha yun. Sa maikling panahon, less effort lang, less na discarte lang, nakuha ko.
Tapos nang pagkakuha ko noon, eto na. Retired na ako totally, for good, for life. Retired na ako. So, I have my, most of my 24 hours para spend sa asawa, anak ko, sa sarili ko, at sa kung kanino pa. Dahil alam ko kung paano gumamit ng kakayahan ng ibang tao, time ng ibang tao. Lagi nakatatak sa isip ko ay passive income, hindi active income, which is fixed income. Alam niyo yun? So, yeah, sana ito'y mas maging matinding inspiration sa inyo. Kung nagawa ko to, magagawa niyo rin. At nakikita ko na marami na talaga ako natulungan dito. Sa kahit anong amount na binayad nila sa pakanton o sa mga donation nila, walang silbi yung mga pera na yon. Na kung saan nakikita ko, kahit ano, 5 years lang, wala nga 5 years eh. Sa palagay ko, 2 to 3 years lang, ang ganda na magiging kalagayan ng mga tao na yon. Kahit pa sila ay basic na OFW lang na kumikita ng 30 mil, 40 mil, lahat. Tambay, walang pinag-aralan, may pinag-aralan, kahit sino, may malaking tsansa, may malaking pag-asang naghihintay sa maikling panahon lamang. Kaya dapat, spend natin ang ating time wisely, ang ating 24 hours a day. At lagi lamang tayo maging positive. Huwag tayong didikit sa mga negatibong tao dahil walang nalalaman yan kundi maging reklamador lang ng buong buhay nila. Kapag ang isang tao lumapit sa matatalino, mayaman, later on, somewhere down the road, itong tao na to magiging ganun ding katalino, ganun ding kayaman. Kapag ang isang taong tanga o mangmang ay nagpunta sa mga taong tanga rin at mangmang at walang nalalaman o pang low-life ang nalalaman sa buhay, magiging ganun lang sila. Isang kamatis sa isang pool of basket, isang kamatis, pool of basket na may fresh, lagyan mo ng bulok, lahat mabubulok. So, ganun nangyayari yun, di ba? So, binigyan ko na kayo ng mga good example kung paano nga ba nangyayari yan. So, panalong-panalo kayo dito kasi income, finance, business, investment, at mga self-improvement tulad na napapalood nyo ngayon ang aking tinuturo. Nakusang totally lahat ng subject tinuturo ko upang kayo ay umunlad sa maikling panahon lamang. Thank you.